Magandang araw ulit sa inyo mga kaubas. Ayan, i-update ko kayo sa aking dalawang puno na prinuning ko noong nakaraan. Ngayon ay 2 weeks na siya. At yan, makikita nyo may bulaklak na. Halos nakapag bud break na sila lahat. Noong nakaraang video ko ay bibihira pa yung nag bud break at natamaan nga ng chemical burn. So ngayon nag-spray tayo nung nakaraan ng fungicide at dinagdagan natin ng foliar. So ngayon mga kaubas ay meron ng mga lumalabas na bulaklak. Ayan o, yun, tapos yan o, diba? Pero hindi pa lahat ay nagkaroon ng bulaklak, pero madadagdagan pa yan mga kaubas. Ito, kung ganito kalulusog yung mga sanga, ito wala pang bulaklak, pero sigurado yan mga kaubas, malaki ang ibibigay na bulaklak nito. Yan, papakita ko sa inyo yung mga bulaklak. Ito, ayun o, ganda ng bulaklak niya. Ito mga kaubas, malaking bunch ito pag nabuo na. Ayan o. Tapos ito, meron dyan. Ngayon, titignan natin yung mga buds na may tumubo na dalawa o tatlo. Tatanggalin na natin. Tulad nito mga kaubas, tatlo yung tumubo, unhealthy itong tatlo, hindi na makakapagbulaklak ito. Yan, tanggalin na lang pati yung isa. Yan, uy, nasama yung isa, hanip, sayang, wala na. Kung mapapansin nyo mga kaubas, itong mga malulusog na tumubo, sila yung may mga bulaklak. Ayan o. Yung mga unhealthy, tulad nito, ayan mga yan. Ito yung mga tinamaan dati ng yung chemical burn. Tingnan pa natin mga kaubas. Ayan o. Ito yung mga naunang nag-bad break. Ang pangit, kaya wala silang bulaklak. So, dalawa sila. Tanggalin natin yung isa. Pero yung iba mga kaubas, yung mga wala pang bulaklak na may katabi, lalo kung parehas naman silang healthy, ay huwag muna natin silang aalisin. Ito. Yan. Kita nyo, napaka-taba. Meron na siya kagad bulaklak. Ayan o. Yun. Ito pa. Ito naman mga kaubas. Dalawa parehas na healthy. Pero yung isa may bulaklak doon. Itong isa wala. So para mas lalong lumaki yung bulaklak na yon. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, tanggalin na lang natin itong isa. Yan. Ito, malaki ang possibility na magbulaklak ito, pero maapektuhan yung bulaklak na yun kasi siya na yung nauna. Kaya yun na yung alisin natin. Yan yung iiwan natin. Ito pa. Yan, may bulaklak na. Yan. So dadami lang dadami pa ito mga kaubas. Kaya hintayin lang natin. Ayan o. Oh. Focus. Yan, basta may bulaklak yan. Ayan o. Marami na mga kaubas. Ito, tatlo sila. Pero itong dalawa yung may kakayahang magbigay ng bulaklak. Tanggalin natin itong isa muna kasi
wala pang bulaklak yung dalawa na yon. Hintayin natin kung sino unang magbulaklak dyan, yun yung iiwan natin mga kaobas. Ganun yung ginagawa ko. So ito, yan, may bulaklak din. Yan, kung napapansin nyo, yung mga payat ay wala sila bulaklak pa. Pero antayin natin, baka magkaroon pa. Yan, yung nasa taas na yon, yung malaki na yon, may bulaklak na rin yon. Tapos dito mga kaobas, ito may bulaklak na rin yan. Ayun, marami pang dapat tanggalin. Ayan o, unhealthy na ito. Tanggalin ko na kasi yung katabi niya may bulaklak na. Dito tayo. Ayan, bulaklak na yan. Ito, meron na rin. Ayun mga kaobas, yan. So mga after 3 days siguro, mas marami na tayo makikitang bulaklak. Pero sa ngayon, maliliit pa yung mga bulaklak, kaya hindi pa masyadong nakikita. Ayan o, oh, bulaklak rin. Tapos yun, nasa labas na ng bakod. Yan, bulaklak. Tapos ito mga kaobas, yan o, oh. Pero palagay ko mas marami yung binulaklak niya nung nakaraan. Natamaan kasi ng ulan mga kaobas, kaya ganun. Pero antay-antay lang itong mga malalaki na yan, mga ganyan, magbibigay pa ng bulaklak yan. Yan ang nangyari kasi, kaya hindi nakapagbigay lahat ng bulaklak yung mga sanga, kasi yung energy na yung energy niya ay ginamit na niya sa pag-re-recover. Pero at least may mga bulaklak din. Yan, tanggalin na natin to. Bukas mga kaobas, mag-a-apply ako ng foliar. Ganito yung tamang timing ng pag-a-apply ng foliar mga kaobas, na rich in potassium, kasi yan, may mga dahon na. So mag-a-apply na tayo ng foliar. Ito, yung ganito ka healthy, sigurado yan, bukas yan mayroon na. Yan, ganyan, mataba. Ayan o, oh. Huwag ganito ka healthy yung sanga, sigurado yan na pag nagbigay ng bulaklak yan, malaki. Ito mga to. So yun mga kaobas, at bukas apply tayo ng fertilizer. Tapos susunod na araw, mag-apply naman tayo ng complete fertilizer. At hindi na ako magdadagdag ng potassium, kasi yun nga yung sinasabi ko na nag-apply dati kasi ako ng mga tawag doon, yung ginawa kong organic fertilizer. Tingnan nyo to mga kaobas, napakaliit na sanga, pero meron siyang bulaklak. Nauna na yung bulaklak kaysa dahon. Ayan, so ayun o, yan, ayun o, laki ng bulaklak na yun. So ang ganda. Meron lang mga sanga talaga na hindi nag-perform ng maganda. Yan, tulad nito, ang liit, wala na ito. Magko-consume na lang ito ng energy saka nutrients.
Yun, may katabi siyang maliit. So ayan na natin itong mas malaki na magtuloy. Ito pa oh. Yan. So malaki yung katabi niya, maliit itong dalawa na to. Tanggalin na lang. Yung mga ganyan, mga payat na yan, hindi na magbibigay ng bulaklak yan. Ito pa. Ayan. So para mapunta na lang dun sa may bulaklak yung energy at nutrients. Ito yung naunang nag-bad breakdown. Tingnan nyo yung dahon nya. Oh. Kaya wala siyang bulaklak ngayon. Pero malusog siya. Pag humaba pa, magkakaroon din siguro. Ayan, kita nyo yan. Ang laki nito. Tapos meron siyang katabi na maliit. Tanggalin natin. Walang bulaklak yan. Ito mga kaubas. Oh. Ang lalaki ng talbos. Oh. Sigurado yan, may bulaklak na yan bukas. Ito naman yung dinugtong ko dati, yan oh. Dugtong. Yan. Baka sakali magbunga na rin. Ito yung naunang bulaklak na nakita ko. Yan. So yan mga kaubas, bukas mag-a-apply tayo ng foliar. Ayan o, ganda. Para magdagdag na rin tayo ng fungicide para may protection na siya pag kung sakali umulan. Ganun yung ginagawa ko. Pag nag-apply ako ng foliar fertilizer, dinadagdagan ko na rin ng fungicide para isahan na lang. Basta compatible yung gagamitin yung fungicide at saka foliar. Medyo marami na rin mga kaubas yung kanyang bulaklak. Pero hindi pa masyadong nakikita kasi maliliit pa sila. Kakalabas lang kasi. So after 3 days siguro, malalaki na. Ito ang mapapansin nyo mga kaubas. Ito yung tinamaan ng chemical burn. Yan, kaya wala siyang bulaklak. Pero may tumutubo dyan. Pero baka sakali magbulaklak siya. Ito mayroon na siyang bulaklak. So yun lang mga kaubas. Update ko lang kayo sa aking dalawang puno. Yan. Before ako magdilig ay nagvideo muna ako. So yun, at naka-survive siya kaya meron na siyang bulaklak ngayon. So hanggang doon lang muna mga kabas. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood, at ay update ko kayo palagi. Hindi ko na tinanggal yung mga yun. Hindi ko mahila. Natikas na sila dyan. Wala kasing akyatan. So yun, paalam sa inyong lahat. Bye bye.